Purihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan mangpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, kakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan mangpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kapatid, may dalawang klaseng tao sa mundo. Ang taong may problema, pero nakikita paghihirap. At ang pangalawa ay ang taong may problema, pero nakikita ay pagpapala at pagbabasbas galing sa Diyos. Who are you in these two kinds of people? Are you the person who has a problem, but only sees pain and suffering? But are you the person who has a problem and yet sees possibilities and blessings coming from the Lord? Wala naman pong taong walang paghihirap. Lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, maririnig natin na kung talagang tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan nating buhatin ang ating mga krus. Kailangan nating harapin ang ating mga pagsubok. Kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. Pero kung talagang naniniwala tayo, kung talagang maganda ang ating pag-uugali, kung talagang may pananalig tayo na si Jesus ay Kristo, ibig sabihin, tagapagligtas. Kahit na tayo ay dumaan sa pagsubok, mananatiling magaan ang ating pakiramdam. Mananatili tayong makakaranas ng tuwa at kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan masyado tayong nagpadala sa ating mga problema, sa mga pagkakataon na kung saan dahil sa ating mga pagsubok, nawalan tayo ng pag-asa, ang dahil sa ating mga iba't ibang hinaharapan na hirap at sakit sa buhay, ay nakalimutan na nating manalig sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Magpakumbaba tayo ngayon, hilingin natin muli ang kanyang awa at naway sa banal na misang ito, palakasin tayo ng Diyos. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maawa ka.
Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Ang inoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako nagimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuin. Inabayaan ko sila, binunot ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga patusdang ginawa nila'y di ko pinansin, pagkat ang makapangyariang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang makakapagpatunay na wala akong sala. May mga hangas bang pagabla sa akin? Pagharap kami sa hukuman at ilad ang kanyang bintang. Ang puwan mismo ang magtatanggol sa akin. Ang makapagpapatunay na ako ay may sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at tikbig.
ako'y kanyang dirininig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako sa pangamba at masidding katakutan. Sa gayong kalagayan, ang poon ang tinawag ko at ako'y nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapag-inuhod. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa krus ni Kristo, dinanggal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun si Jesus kasama ang kanya mahalagad ay nagtungo sa nayon ng Caesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanya mahalagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi na isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo, sino ako? Tanong niya, kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na inutos ni Jesus sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanya maalagad na ang anak ng tao dapat magbata na maraming hirap. Siya'y itatakwil ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong sasardote at ng mga iskriba at ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't
Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pinagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya malagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanya maalagad, at sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko pa rin, sana kayo ay nasa mabuti at masayang kalagayan. Amen? My dear friends, what if I told you that your problem is not really your problem? Alam niyo po ba, yung pinuproblema mo, hindi naman talaga yan ang talagang problema mo. Ano po yung problema niyo? Yung iba may problema sa pera. Yung iba may problema sa kalusugan. Yung iba may problema sa kanilang mga asawa. Wala pong tao ang walang problema. Pero unawain niyo po ito. Yung mga pinuproblema niyo, hindi naman talaga yan yung pinaka-problema nyo. What is really our problem in life? Understand this. Your real problem is your attitude towards your problem. Hindi po ba? Pakaisipin nyo yon. Ang pinaka-problema natin ay yung pag-uugali natin, pananaw natin dyan sa ating problema. If you have the right attitude, even if things are going wrong in your life, you will have good results. Amen? But if you have the wrong attitude, even if things are going right, you will always have a bad result. Amen? Attitude is a little thing, and yet it makes a big difference. Ang sikreto ng mga matatagumpay na tao, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pananaw sa buhay. Their attitude makes a big difference. Attitude comes first. If you want to fix your problem, then fix your attitude. Di po ba, kung meron kayong sasakyan, motor man yan, o kaya naman po, kotse, every 5,000 kilometers, kailangan idala mo na yan sa kasa. Kailangan pa-change oil mo na yan. Kailangan pa-check up mo na yung iyong sasakyan. Hindi po ba? Kung hindi mo pinapalitan yung oil, kung hindi mo pinapalitan yung langis, kung hindi mo chine-check yung iyong sasakyan, ano mangyayari? Di po ba masisira? Hindi po kaya yan ang problema sa ating buhay. Marami sa atin, hindi natin regularly chine-check yung ating attitude. Amen? Kaya nasisira ang iyong buhay, nag-uumpisa yan, hindi dun sa iyong kalalagayan. Nasisira at nagkakaroon ka ng problema dahil dito sa iyong pag-iisip. And remember, maintenance is better than repair. Kailangan ingatan mo ang iyong pag-iisip. Dahil sa iyong pag-iisip, yan ang iyong magiging paningin. Ang iyong paningin, yan ang iyong magiging pananalita. Ang iyong pananalita, yan ang iyong magiging gawa. Kung gusto mong maging malayo ang marating mo sa iyong buhay, anong kailangan mong palitan? Pinakamabilis, pinakamadali, ang iyong pag-uugali, kung paano ka mag-isip. Amen? Yes!
We cannot remove our problems in life. Remember this, my dear friends. Life is a series of problems. Pagkatapos ng isa, meron na naman isa. Minsan pa nga, sabay-sabay na dumarating yung mga problema. Hindi po ba? Pero malalampasan mo lahat ng yan kung maganda at mabuti ang iyong pag-uugali. Amen? Kahit naman po ang ating Panginoong Heso Kristo, narinig po natin dito sa nabasang Ebanghelyo, pinaliwanag niya ng malinaw. Narinig niyo, balikan niyo, malinaw na sinabi niya sa kanyang mga alagad ang paghihirap na kanyang pagdadaanan. Matinding pagdurusa daw ang kanyang mararamdaman. Siya daw po ay itatakwil ng mga nakakatandang Hudyo. Bandang huli, siya'y ipapapatay. Pero kahit na nakakalungkot, masakit ang mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo, ang ganda po ng katapusan ng turo niya. Sabi po niya, pagkatapos ng 3 araw, muli akong mabubuhay. Pero itong si San Pedro, napakapangit ng kanyang attitude. Meron po siyang pananampalataya, mind you, but he had the wrong attitude. Nung narinig daw niya na maghihirap ang ating Panginoon, sinantabi siya. Pinagalitan pa niya ang Panginoon. Imagine that! Tao ka lang, pero pinagalitan mo ang Diyos. Hindi po ba marami sa atin ang ganyan? Dahil ayaw natin yung nararanasan natin, kala mo kung sino tayo, pinapagalitan natin ang Diyos. Parang mas alam pa natin sa Diyos. Pero itong nag-sermon sa Panginoon, sinermonan din siya. What did Jesus say to Saint Peter? Get behind me, Satan! Umalis ka, demonyo! Dahil ang pag-iisip mo ay hindi pag-iisip kamukha ng Diyos, kundi pag-iisip ng tao. Tignan niyo po yun, mga kapatid. Ayaw ni Jesus na tayo'y nag-iisip na hindi kamukha ng Diyos. To solve whatever problems or challenges you're now facing in your life, you must have the attitude and the mind of God. Amen? Kahit naman po, anong gawin niyo? Meron at meron pa rin pong sakit. In all of our life, the time that we were born and until our grave, there will be pain. Pero nasa atin po kung anong klaseng pain o sakit ang gusto nating maranasan. Meron pong pain na puro hirap at pagdurusa. Pero alam niyo po ba, meron din pong pain na nakakatulong. Ano po yung pain na blessing sa atin? Pain is actually an acronym. Spell pain. P-A-I-N. Marami po yan. Lagyan pa natin ng S. It is plural. Pains. At ano pong ibig sabihin yan? Remember this. Pains mean a positive attitude in negative situations. Pwede kang masaktan. Magreklamo ka, magmukmuk ka, magalit ka, maghimutok ka. Pero pwede ka rin masaktan na merong kang positibong attitude, pananaw sa iyong sitwasyon. Kaya nga po, may 3 akong ipapabaon sa inyo na positibong pag-iisip at pananaw kamukha ng Diyos. Para kung tayo man ay merong problema, kaya nating malampasan yan na matagumpay at may tuwa at kapayapaan sa ating puso. I call this the ABC of having a godly attitude. Letter A, always appreciate everything. When you appreciate what you have, you will have more of what you have. Remember that. Ang ating Panginoon, balikan niyo po sa Ebanghelyo, hindi po ba? Kahit nakakaunti, kakarampot, yung tinapay, yung isda na binigay sa kanya, anong unang-unang ginawa niya? He blessed God. He thanked the Father.
At pagkatapos po noon, nung hinati niya, nagkapira-piraso, aba, biglang dumami. San po nag-umpisa yung milagro ng pagpaparami? Oo, dun sa kamay ng ating Panginoon. But what was the attitude of Jesus when He received those little food? He was so appreciative. He was so grateful. He was so thankful. When you appreciate things in your life, they will have value. Pag nagpapasalamat ka, nagkakahalaga yung mga bagay-bagay at tao sa buhay mo. Ano po ang kabaliktaran ng appreciation? Sa salitang English, depreciation. At ano pong ibig sabihin pag na-depreciate yung sasakyan, yung cellphone, yung bahay? Ibig po sabihin, bumaba yung value. Nawala na po ng halaga. Tingnan niyo po, pag nag-a-appreciate ka, tumataas yung halaga. Pero pag nagre-reklamo ka, nagde-depreciate, may halaga, nawawala pa. Ang buhay, mga kapatid, huwag po kayo mag-alala kung up and down yan. Kasi kung gusto mong dire-diretso lang ang buhay, anong ibig sabihin? Flatline ka. Pumunta po kayo sa hospital. Pag sinabi nilang flatline na yung tao, anong ibig sabihin? Patay na. Wala nang buhay yan. Pag merong kang pag-angat, merong bumababa, huwag kang mag-alala. Kasi kahit na yung pagbaba mo, ma-excite ka, masabik ka. Dahil ang susunod dyan ay papataas na. Hindi po ba, kahit naman po, gumamit ka ng pana? Kung gusto mong malayo na makarating yung pana, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo munang iunat. You have to turn it back. Kaya nga kahit na meron kayong mga setbacks sa inyong buhay, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Dahil yung mga kabiguan, yung mga problema, yung mga pagsubok o paghihirap, paraan yan ng Diyos para mas bendisyonan Kanya. Amen? Hindi po darami ang grasya sa buhay mo kung wala kang pagpapahalaga dito. God will only give you more if you appreciate it more. Halimbawa po, darami ba yung pera na ibibigay ng Diyos sa iyo? Kung yung dun sa kakaunting pera mo pa lang ngayon, hindi ka na marunong magpasalamat sa Kanya, nagre-reklamo ka pa. Ano ka bibigyan na magandang bahay ng Panginoon? E dyan pa lang sa bahay mo, hindi mo na inaayos, hindi mo na nililinis. Paano ka papagalingin ng Diyos kung sa pangangatawan mo pa lang ngayon ay hindi mo na iniingatan? Paano itutuwid ng Diyos yung pag-ugali ng iyong asawa? Kung hindi mo naman nakikita, pinapasalamatan yung mga mabubuting nagawa na niya. Di po ba? The more that you appreciate your life, the more that it will become more valuable. The more that you thank God for your blessings, the more God will give you blessings. Amen? Letter A, appreciate what you have. Second, good and godly attitude. Letter B, believe that God is good. Remember, you will receive not what you want, but you will always receive what you believe. Kahit na ikaw ay magdasal na magdasal, kung hindi ka naman naniniwala na gagawin ng Diyos yung hinihingi mo, hindi ka niya babasbasan at hindi ka niya pagbibigyan. I will repeat that. You receive not what you want, but you will receive what you believe. Kaya nga po, magandang tanong yan. Ano ba ang aking mga pinaniniwalaan sa buhay? Kung naniniwala ka na masama ang buhay, siyempre masama ang iyong mararanasan. Kung naniniwala ka na magrasya ang buhay, palaging grasya ang iyong matatanggap. Understand this also. When God gives you a problem, God wants you to grow. Amen? Nothing can make us grow faster than a problem. Kaya binibigyan ka ng problema ng Diyos. Kasi gusto Kanyang lumago. Kasi gusto Kanyang umasenso.
kasi gusto kanyang umangat. Balikan nyo man po sa Biblia, basahin nyo. Nung gusto ng Diyos gawing hari si David, anong ginawa niya sa kanya? Pinaharap muna siya sa isang higante. Sipin niyo po yun. Nung gusto ng Diyos bigyan ng lupain ang kanyang bayan, ang Israel, anong ginawa niya sa kanya? Pinaharap muna sa mga labanan, sa gera. Nung gusto ng Diyos na iligtas ang tao, anong ginawa niya? Pinaharap ang kanyang anak sa pasakit, sa paghihirap, sa krus. Nothing can make you grow faster than a problem. Aangat ka, lalago ka, kung hahayaan mong iyong sarili na dumaan at magtiis ka sa iba't ibang problema. Tingnan nyo nga po ang halaman, ang mga puno. Hindi ko po alam kung na-realize nyo ito. Magkaparehas lang po ang pagtubo ng ugat at ng sanga. The roots and the branches grow simultaneously and equally. Kung gaano kalalim ang pagtubo ng ugat, ganun din po katayog ang pagtubo ng mga sanga. So, the deeper the roots, the higher the fruits. There will be no fruit if you do not have any roots. Minsan sa buhay, kailangan mong dumaan sa dilim, hindi po ba? Para lumago ka din sa liwanag. Ang dami po sa atin, yan din po ang problema. Gusto natin puro bunga, bunga, bunga. Pero ayaw natin yung proseso ng pagtubo ng ugat para magkaroon ng bunga. Ano pong mangyayari sa puno? Kung puro lang sanga, mababaw lang po yung kanyang ugat. Hindi po ba? Mabubuwag yan? Hindi po ba? Babagsak yan? My dear friends, believe that your burdens are actually a blessing. Sa bawat problema, sa bawat pagsubok, merong pagpapala na binibigay ang Diyos. Let there be a good attitude. Believe that your problems are an opportunity to grow. Believe that through your problems, you will receive blessings from the Lord. Amen? Last, letter C, a godly positive attitude, confidence. Sabi nga po, the easiest way to solve your problem is to face it. When you avoid your problem, it multiplies. Subukan mo na iwasan yung iyong problema, hindi mawawala yan. Madadagdagan pa yan. Lalaki pa yan. Halimbawa, ayaw mo maghugas ng pinggan, hayaan mo yung iyong pinagkainan. Ano po mangyayari? Maninigas yung pagkain. Paghanda ka ng hugasan yan, mas lalo ka pang mahihirapan. Hindi po ba? Ignoring it will not solve it. May nararamdaman kang sakit sa iyong katawan. Nararamdaman mo na kumikirot-kirot ang iyong dibdib. Natatakot kang magpa-check sa doktor. Nung hindi mo na kaya, talagang hirap na hirap ka na, nasasaktan ka na. Nung nagpa-check up ka sa doktor, nabigla ka. Fourth stage cancer na pala. Diba? Hindi mo pinansin pero hindi naman nawala. Lalo pang lumala, lalo pang gumrabe. Minsan, napapansin mo din yung iyong asawa. Ang iyong mister, aba, napaka-close niya doon sa kanyang katrabaho na babae. Pag nag-uusap sila, napaka-sweet nila. Sila lang dalawa, nakalayo doon sa mga ibang katrabaho nila. Pag tinatanong mo siya, sino yon? Aba, defensive na agad, hindi po ba? Sinasabi niya, huwag mo na pakialaman yon, wala lang yon. Pero tingnan niya po, dahil merong pag-a-avoid, may pag-iiwas. Meron ng kinikimkim, meron ng tinatagong galit sa kanilang damdamin. Anong nangyayari? Kalaunan nag-aaway, kalaunan sasabog na lang sa galit. Wala pong magandang na idudulot ang pag-iwas. Amen? The more that you avoid it, the more the problem it creates. Hindi po banal na ugali ang pag-iwas sa problema. Amen? Ugaling demonyo ang umiiwas sa problema. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, umalis ka
demonyo, itong si Pedro ayaw na maghirap ang ating Panginoon. Bakit po ang demonyo ayaw niya na tayo mahirapan? Kasi nga ayaw ng demonyo na lumitaw at makita ang ating potensyal. Dahil mabubuksan lang ang iyong kabutihan kung dadaan ka sa pagsubok. Yan ang iniiwasan ng demonyo. Pero ano ang sabi ng Biblia? Pagdating po sa paglaban natin sa demonyo, resist the devil and he will flee. Sabi niya, resist. Huwag kang matatakot sa kanya. Stand your ground. Be confident. Basta't harapan mo lang yung demonyo, yung problema sa buhay mo, yan mismo aalis yan. Yan mismo matatakot, lulubayan ka. Ang mga mabubuti at banal ay mga taong matatapang. Amen? Bakit na panghihinaan tayo ng loob? Sabi nga po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, di po ba? I have overcome the world. Sinakop na ni Jesus ang mundo. Bakit matatakot ka pa? My dear friends, one of our most powerful weapon that we have, more than faith, more than prayer, remember this, your attitude. Walang kwenta yung pinag-aralan mo, walang kwenta yung ganda mo, walang kwenta yung pera mo, mga kayamanan mo, kapangyarihan mo, kung mali ang iyong pag-uugali, kung hindi tama ang iyong pananaw. Amen. Kahit na merong kang pananampalataya, if you have the wrong attitude, that faith will be useless. Eh kung nga si San Pedro, siya na mismong nagpahayag, kayo pong Kristo, sabi niya. But see, he had the wrong attitude. Do not forget about these three godly, good and positive attitudes so that you can overcome whatever problems you now have in your life. Letter A, appreciate everything. Letter B, believe God is good. Believe your burdens are blessings. And letter C, confidence. Be brave against evil in your life. Magdasal po tayo mga kapatid sa banal na misang ito. Naway tulungan tayo ng Diyos. Maunawaan, matandaan ang mga magagandang pag-uugaling ito para malampasan natin ang ating mga pagsubok sa buhay at para manatili tayong tapat sa Diyos. Dito niya tayo mas pagpapalain at aapaw ang kanyang grasya ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagdurusa ay sadyang bahagi ng ating buhay. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos para makilala natin ang tungkulin nito sa ating kaligtasan. Ngunit lalo nating kailangan ang kanyang tulong sa pagpasan natin sa mga krus ng buong tiyaga at pagmamahal. Sa harap ng ating kahinaan, manalangin tayo at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tuwin ang pahalagahan ng ating mga pamilyang Katoliko ang kaloob na buhay at patunayan ang kanilang masuyong kalinga sa lahat ng kanilang kapamilya, lalo na sa mga bata, matatanda at may sakit, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Naway hindi paghinaan ng loob ang mga misyonero sa buong mundo dahil sa pagtatakwil at pag-uusig, bagkus puspusin nawa sila ng tiyaga at pananalig ng gaya ng kay Kristong lingkod ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga pinuno ng mga grupong relihiyoso at mga pangunahing pamayanang pangsimbahan ay laging maging inspirasyon sa iba pang mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isamba din po natin sa ating dasal ang ating mga kapatid na nagbo-board exam, humihiling ng dasal para sila ay makapasa, mamunga nawa sana ang kanilang pag-aaral at pagsasakripisyo. Ganyan din po, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Hesus, lingapin ng iyong habag ang lahat na nagdurusa, lalo na ang mga nagdurusa alang-alang sa pananampalataya. Ipagkaloob mo sa kanila at sa amin ang kasiyahan ng iyong mapagligtas na presensya. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isa'y nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami binukod upang iyong maitampo sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan, dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Inaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang piling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman amin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglikod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Tawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Karamihan sa problema natin sa buhay ay nag-uumpisa at nag-uugat sa ating pag-uugali. Our real problem is an attitude problem. Kaya kung kamukha ng sasakyan ay merong check-up, merong tune-up, tinitingnan ano yung problema. Maganda rin na bigyan natin ng pansin, check up at tune up ng ating pag-ugali. Kung araw-araw palagi kang tumitingin sa salamin, tinitingnan mo kung meron ka bang dumi sa iyong pagmumuka, bakit hindi po natin ugaliin, tingnan ang ating pag-iisip, ang ating mga kalooban. Hindi man natin maalis ang ating mga problema, but with the right attitude, we can overcome them. If God is the source, what is our power socket? Hindi mo matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka makikiugnay sa Diyos. Iyong pag-uugali ay isang daan para makatanggap ka ng grasya at lakas sa Diyos. Do not forget the ABC of a godly and positive attitude. A. Appreciate what you have. B. Believe God is good. Believe that your burdens are a blessing. And C. Confidence. Be brave against your problems, the evil in your life. Checklist po yan. Bigyan nyo ng oras at panahon. Ako ba'y nagpapasalamat? Ano ba yung mga paniniwala ko? At kahuli-hulihan, bakit ba ako naduduwag? Bakit ba ako napanghihinaan ng loob? Baka naman mahina ang aking pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, naway sa misang ito, lumakas muli ang iyong loob. Kung itatapat mo sa Diyos ang iyong problema, maliit lang yan. Chicken lang yan. I-check nyo itong ABC na ito para maging positibong yung pag-iisip at malalampasan at mapagwawagian nyo anuman ang inyong mga problema at pagsubok. Sumain nyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.